sa lahat. For today's video, ang re-review po natin ngayon, yung Rusi Royal. Dito po ako sa may Rusi, sa may Malusak, Santa Rosa, Laguna. Pero pag hindi pa kinasubscribe sa akin, please hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Tara mga guys, simulan natin sa review. So yun mga guys, simulan na natin itong review. Ito po ay Rusi Royal. Ano po siya? Glossy Red. Mga guys, kung mapapansin nyo, 2023 na. Pero tingin nyo, ha, hindi pa rin siya nawawala. Marami pa rin po kasing napinili itong Rusi Royal. Ganitong itsura po na unit. Tara, simulan na natin itong review mga guys. Simulan po natin siya sa gulong. Ang gulong niya po ay 70 by 90, 14 po mga guys. Nakita nyo naman yung spike ng gulong po nito. Ito po yung ano, stock po talaga to ng Rusi mga guys. Tapos ang kanyang disc brake, yan. Kita nyo naman, ang ganda ng design. Tapos ito po yung kanyang brake caliper. Tulay glossy po na red. Tapos yung kanyang front shock, yan po. Glossy po na black. Tapos may decals po dito na Rusi. Tapos yung kanyang fender, yan mga guys. Glossy po siya na red. Tapos may decals po dito na Rusi. Tapos ito po yung kanyang likod na gulong. Mga guys, ang likod na gulong nito, ang sukat naman po ay 80 by 90, 14 din po mga guys. Mga guys, drum brake po ang likod nito ah. Ayan, drum brake po. Tapos ito mga guys, yung kanyang crankcase. Yan. Ano po siya, mat lang. Tapos ang kagandaan po nito, may kickstart po siya. Tapos mga guys, yung kanyang center stand ay glossy niya black. Tapos yung kanyang side stand po ay matte black po mga guys. Tapos ito po yung kapakan ng angkasan mga guys ha. Ang ganda rin po ng design mga guys. Saka matibay po. Yan. Tapos makapunta tayo sa kanyang muffler ha. Ano po yung muffler niya po mga guys. Wala naman po nagbago. Yan pa rin po yung stock na muffler ng Royal po mga guys. Tapos ito meron siyang mudguard yan para iwas sa taliktibal seat ng putek. Tapos mga guys ito po yung kanyang fender. Yan. Maganda po design nito. Parang may carbonated po dito yan o. Parang naka-decals po ng carbon pero clearing sa po niya yan. Tapos ito po yung kanyang yan. Tama-tama po para iwas po sa talsik sa putek mga guys. Tapos yung kanyang likod po may ilaw po dito. Yan para pagka sa gabi po may ilaw po yung ating plaka. Tapos yung kanyang tail light yan po mga guys. Yan bulb type. Tapos ito po yung kanyang magkabilang signal light. Yan. Tapos mga guys ang rear shock po nito ay yan. Glossy po siya na black. Glossy na black. Tapos ito po yung kanyang grab bar yan. Ang ganda po ng design. Nahalin tulad po sa MIUI. Parang MIUI po yung kanyang grab bar. Tapos yung kanyang upuan po mga guys yan. Sobrang lambot. Tapos ang ganda po kasi parang customized na siya. May design na po talaga siya. Tapos may embossed po dito na R. War Roof. Tapos meron dito ang emblem po ng Royal. Tapos mga guys, pupunta naman tayo sa kanyang headlight. Yan. Mga guys, ang headlight nito ay LED po. Tapos sa kanyang magkabilang signal light, yan po, ay bulb type po. Tapos meron po siyang design dito na, yun nga po, parang carbon. Yan, carbon design po. Pero clearance po siya mga guys. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang manubela. Ayan mo yan, lambat na manubela. Saktong-sakto yung ating kamay sa hand grip. Yan. Tapos mga guys, ito yung kanyang function. Yan. Ito po yung kanyang headlight, busina, signal light, tapos meron po siyang choke
Yan, kasi carb po to. May choke po siya. Tapos sa kabila naman po, ito po yung kanyang throttle. Yan, lutong po. Tapos ito po yung kanyang brake lever. Lambot din po. Tapos mga guys, meron siyang idling system. Yan, kagandahan po nito, may idling system po siya. Tapos may switch po. Yan, sa inyong ilaw po. Sa park light nyo, kung gusto nyo naka-off, naka-park light, o kaya naka-headlight na po. Tapos ito po yung kanyang push start. Yan mga guys, yan po yung kanyang ignition. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang gauge panel, ano po ito, analog po. Yan. Yan, nakaindikit naman po dito sa magkabila po yung signal light. Tapos yung headlight po. Tapos ito po yung kanyang speedometer, fuel po mga guys. Tapos may RUSI po dito. Yan. Tapos ito po yung kanyang packet. Yan. May medyo mababaw po. Pero kasya naman po yung cellphone, saka maliliit po na bottled water. Tapos sa kabila po, maliit lang po talaga mga guys. Kasya lang dito ay points. Tapos ito po yung kanyang susian. Yan. Ano lang po, simple lang po yung function niya, yung pang-lock po ng manubela. Tapos pagka i-on nyo na po. Yan. Tapos mga guys, ito yung kanyang footboard. Yan. Malaki rin yung kanyang footboard mga guys. Saka maganda po yung kanyang footboard kasi para sa sapatos natin, makapit po. Tapos ito po, meron po siyang sabitan ng pinamili o pwede rin pong sabitan ng yung helmet. Yan. Tapos mga guys, tignan natin yung upuan. Pero ito mga guys kasi wala siyang susi. Kaya itong isang unit dito, ito may susi ito. Yan, red din po tayo para makita po natin yung kanyang upuan. So mga guys, ito po yung kanyang susian. Yan. Kaya mga guys, yan po yung kanyang U-box. Yan. Ito po, laki po nilagay ng battery niya mga guys. Yan. Yan po ilagay ng battery. Ito lang po yung kanyang U-box, maliit lang po. Ang pwede lang po ilagay dito, yung konting tools, tapos kasya rin po, tube, tapos wallet, tapos cellphone po. Tapos ito po yung kanyang gas tank, yan mga guys. Yan po. Tapos mga guys, kagandahan nito, yung ating gas tank, may cover po na flarings para iwas gas-gas mga guys. Hindi siya madaling magas-gas. Tapos kita nyo naman yung upuan po, ito po yung plastic niya. Kulay white po, yan. So yun mga guys, ito na yung inaabangan ko. Masasayang ko na itong Ruzy Royale. Tara mga guys, sila niyo ako. So yun mga guys, ngayon nakasakay na ako sa Ruzy Royale. Yan mga guys, so kita nyo naman ang footboard niya, laki po. Yan, makakagalaw yung ating paa. Tapos kita nyo, layo po. Yan, pwede po siya sa matatangkad na riders po kasi malayo po yung clearance. Pwede po siya, hindi po tatamain yung mga tuhod mga guys. Tapos syempre yung kanyang manubela, ang dali lang po ng mga function. Yan. Tapos ang ganda rin po rito kasi upright position po pagka nagda-drive kayo. Yan, napaka-komportable. Sa kita nyo naman ngayon na mga guys, nung sinakyan ko po siya, lapat po yung paa ko sa sakit. Yan, pinakamaganda po yan, lalo na po sa mga baguhan na bumibili po ng scooter. Maganda-maganda po yan kasi yung abot po natin yung ano, yung kalsada o sakit po. So yun mga guys, alam ko ito yung inaabangan nyo. Magkano ba ngayon itong Ruzy Royale? Yan, updated price po nito. Yan. Tara mga guys, tignan natin yung price. So yun mga guys, ito pong SC125 Royal. Ito po mga guys, ang cash price 46,000. Yan, pag kukunin nyo po siya ng installment, ang down payment niya po ay 3,000. Tapos ito po, ang monthly niya po ay 2,200. Tapos mga guys, pag updated kayo, yan, may rebate po siya na 300. Kaya magiging 1,900 na lang po siya. Yan, good for 3 years po yan. Or 36 months. Tapos pag 2 years na naman po siya kukunin, yan po. Ang monthly niya po ay 2,925 pesos.
Tapos ang rebate niya po ay 300. Tapos yan po, magiging net pay niya na lang po ay 2,625 pesos, mga guys. Yan, ano po siya, good for 2 years or 24 months. Yan. Kaya kung malapit lang din po kayo sa May Malusa, dito po sa Santa Rosa, sa Rusi po, yan, pasyalan nyo na po. Ang available po ngayon na kulay dito, ito po, glossy na red. Tapos meron din po rito na glossy na blue. Yan, mga guys, yan naman po yung kanyang blue. Alam ko marami pa tong kulay, mga guys, eh. Meron pa tong black, meron pa tong parang orange, yan. So yun, mga guys, hanggang dito na lang. Hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, please hit the notification bell para updated kayo sa akin mga videos. Salamat nga po pala dito sa May Rusi, sa May Malusa, Santa Rosa, Laguna, at nare-review ko po yung mga motor nyo. More sales to come, at gaya na lagi sinasabi, ingat po palagi, ride safe always, and God bless po. Palike and share na rin po ng aking mga videos. Bye-bye!